Hello once again to everyone. So today we will be doing another fragrance review. Ayan, sa ngayon po ang ating pong gagawa ng review ay isa pong kilala sa community, no, na local indie brand. And this is The Boar Grooming Co. So kumusta po ba yung kanilang fragrances? Stay tuned po. Ayun, so again guys, ang gagawin po nating review is a local indie house called The Boar Grooming Co. No? So, it means na meron po silang blends, no? Meron po silang mga perfumes based on their own creative juices, kumbaga, no? And of course, meron din po silang mga inspired or clone perfumes, no? Nakikita naman po natin yung release nila, no, recently. Pero basically they are an indie house, no. So nakilala sila sa frog community lalo po last year. Pero I did my research, no, at sila po pala ay nagsimula years ago na, and they focused on pomades, no. They are a local brewing company ng pomades, no, at dito talaga sila nakilala. Taga Cavite po itong mga ito. At sila po ay nawala for some time. At nung pagbalik po nila last year, meron na pong perfume sa kanilang selection. Anyway guys, ang owner po nito, ang manager, ang perfumer po nila, isa po sa masasabi kong talagang nakakausap ko sa frog community. Shout out Sir Eman Ibita. Maraming salamat po na kayo po ay very responsive, at si Sir Eman nakakausap po yan lalo sa kanyang about sa kanyang creation and sa niche fragrances. And actually guys, kay Sir Eman po galing ito pong sundowner ko po ng tower. So maraming salamat, sir. Anyway, ito pong The Boar Grooming Co., na-try ko na po yung products nila, no, about a year ago. And I did my posts or write-ups sa about The Boar Grooming Co. And luckily, meron po ulit akong mga decants, no, from The Boar Grooming Co. At I have a chance ngayon to give my own personal and honest opinion sa mga frags na ito. So, I have here 6, no, ng fragrances. Yung dalawa dito na sniff ko na before, pero karamihan hindi pa. So guys, again, this is my own subjective interpretation ng fragrances na ito, no. So our experiences may vary, pero ito po yung akin. Okay. Meron akong 6 dito again, at gusto ko pong i-share sa inyo yung experiences ko sa kanila. So number 1, this is called Ruthless. By the way guys, ganito po yung kanilang decant bottles, no. You could check out the price sa page nila mismo. So anyway, this is Ruthless, no. And this is their take po, sabi sa akin ni Sir Eman, ng Dior Sauvage EDP. So this is fresh spicy, this is citrusy, ambery, musky, and like the OG guys, no, definitely a blast po ng bergamot, no, yung citrus niya. And of course the distinct na siguro defining character ng Dior Sauvage EDP is called Scythian pepper. This kind of note, this is lemony, and meron po siyang bright pepper na facet, no. So para sa akin, nakuha naman po nila siguro 80%. Of course, marami po tayong naamoy na clone houses, inspired perfume house, and this is no different. Nakuha po nila, and yung ambroxan, of course, the musky, the ambery na note, no, the synthetic compound called ambroxan, meron naman po yun dito. And siguro if we will try to be detailed, no, sa kanila pong interpretation, para po sa akin, siguro this went lighter doon po sa nutmeg and star anise, kasi meron po yun sa Dior Sauvage EDP. Meron po dito, you would detect it here, pero siguro lighter. And this is a good alternative for your Sauvage, no.
This is a Dumb Bridge fragrance, your go-to fragrance. Okay na okay to, guys. No, pwedeng-pwede niyong gamitin sa mainit, sa malamig, sa office, sa school, sa gym. Okay to sa if you're just hanging around. Okay na okay to. Again, this is Ruthless, no, by The Bore Grooming Co. At yung pangalawa po is Atoll, no? Atoll, Atoll. And sinearch ko kung ano yung meaning ng atoll. Sabi po dito, this is a ring of coral rocks that encircles sa lagoon, no? Makikita po natin sa picture. And this perfume, the scent profile, marine, salty, fresh, aromatic, no? So fresh na salty na may marine combination basically. And imagine po, ang imagine ko kagad dito upon sniffing this, no, para kang nasa beach, no, nasa dagat, no, at naglalakad ka sa mainit na afternoon, at of course you're wearing your summer clothes, no. Napaka-fresh lang nito, guys, no. At kung meron pong perfumes na I'm reminded of, siguro dalawa. Number one, definitely, the discontinued Dolce & Gabbana's Light Blue Pour Homme. Isa yun sa, siguro, masasabi kong gustong freshy, no? At para mo siyang hinaluan, because of that marine and the salty, the salty accords, no? Para po siyang merong Aqua Pour Homme ng Vulgari. So, definitely, easy to wear. Fresh lang siya. Solid to. Pero guys, para po sa akin, mas maganda siya sa summer days lang, no? Mas maganda siya sa mainit lang. Kasi po, ang problema ng mga freshies, hindi po sila nagpo-perform ng maayos talaga, no? Lalo sa malamig. So, mas maganda to if you are going sa beach, no? And sa mainit talaga na panahon. Pwedeng-pwede to, guys. You can rock this one. So, this is Atoll, no? Ng The Bore Grooming Co. Pangalawa po. At yung pangatlo po is called Havana. Okay? Havana. I believe this is one of their new releases, no? Kasabay po nung Atoll. And Havana, this is their take, no, sa Mancera Red Tobacco, no? Right off the bat, Mancera Red Tobacco po ito. And this is warm spicy, may tobacco, this is ambery sweet, no? The OG is that niche take, no, ng cinnamon, may saffron, may oud or yung agarwood, may tobacco, may guayacwood. And ang interesting po sa red tobacco, meron siyang green apple. Of course, red tobacco ng Mancera, it would kind of remind you din ng parfum si Marley Carlyle, no? So anyway, guys, for me, the difference siguro, if there is a difference, no? Kasi maamoy mo kaagad red tobacco, eh. If you have smelt the red tobacco ng Mancera, alam na alam mo yung scent profile nun, no? Para po sa akin, this is siguro a more wearable one dahil po toned down yung agarwood. And they focus siguro more sa saffron. Of course, dark pa rin yung saffron. Pero matamis yun, eh. So, may balanse ng matamis, no? May balanse din po ng powdery accords para mabalanse yung darkness, kumbaga, ng saffron. So siguro mas wearable take to. And for me, Havana po yung pinaka performing, no, para sa akin. This is a beast, katulad ng Mancera's Red Tobacco. This is a beast, no. Imagine, I could imagine wearing this sa mga concerts or sa mga events, maraming tao. If you like to stand out, okay po ito si Havana, no. This is that frag, no. If you are looking for a frag na kakaiba, no, kung siguro yung iba naka ultra male na or 9 PM, no, mga na hype sa community, pwedeng-pwede yung i-rock si Havana, no. This is again their interpretation of Mancera's Red Tobacco. So ayan, no, yan po yung pangatlo. At yung pang-apat, no, na isa po ito sa nasubukan ko na before. This is called Hypnotic. By the way, guys, no, meron po silang ganitong label, the Dirty White, no, na label. And I believe this is the first releases, no, ito pong black na sticker. So anyway, guys, this is Hypnotic.
And this is fruity, this is woody, this is aromatic, this is powdery. Para siyang fruity na pineapple na may burnt sugar or caramel. And if I were to think of fragrances na katulad po nito, of course aside sa burnt sugar and the pineapple, maraming woody accords, no? Marami po siyang musky accords. If I were to think of fragrances na katulad po nito, siguro dalawa. No, this is heavily, or this prominently reminds me of Latafa's Kaid Alfursan. No, kasi po ang kakaiba sa Alfursan ng Latafa, meron po akong ganun dati. Yan po ay pineapple pero para siyang may burnt sugar. No, this is that were the notes, no, na siguro gumagawa ng distinction between Alfursan and yung Luxador Prince, para po sa mga nakatry na sa inyo. And yung muskiness po niya, I am also reminded of a classic 80s, 90s na frag called Victorinox na Swiss Army. Makikita nyo po sa picture natin. No, so, guys, yun po yung dalawang frag siguro. The pineapple and the musky defining factor ng Hypnotic. Siguro this can be used sa mga casual days. No? Okay naman siya. Pero para sa akin, dahil matamis siya, dahil woody sweet siya, no, to be exact, no, mas maganda siyang gamitin sa malamig. No, for me siguro, katulad ng Alfursan, mas magpa-perform siya sa malamig. So ayan, this is called Hypnotic. And yung panglima, no, napaka-solid nito, first time sniffing this one. This is called Under the Influence. No, solid, no, napaka-angas ng pangalan. Under the Influence, guys. This is under, no, the Kana series, no. Lalagay po natin yung Kana series dito, no, somewhere here. And isa po to, no. This is sweet, this is boozy, herbaceous, floral, and vanillic. Tapos yung breakdown ng notes, sa top, meron siyang cola, no? Meron siyang bourbon tobacco, no? Wow! Isa po yan sa favorite notes ko. Basta bourbon, vanilla, whiskey, tobacco, and may rum. Tapos sa mid, meron siyang rose, merong cannabis. Of course, this is the synthetic compound that creates the impression of cannabis. May peach, may iris. Tapos sa base, may vanilla at may tonka bean. Ayan, no? So guys, para sa akin, yung opening niya, para siyang Coke without the fizziness, no? Siguro kung napag-usapan din namin to ni Sir Eman, eh. Hindi siya katulad ng Enigma ng Roja, no? Kasi yung fizzy siya, pero para sa akin, hindi siya ganun. Pero definitely may cola to. You would detect that one. Then the bourbon tobacco comes in, no, creating that smoky vanillic, para siyang vanilla absolute. Yung vanilla absolute kasi mas darker siya, para siyang sweet, bitter, pero creamy pa rin, no, para siyang at some point dark chocolate. Bourbon tobacco and the rum, no, so boozy, powdery, and vanillic po yon. And meron pong pumapasok na green notes. Iris note, of course, that's powdery, that's earthy, no, para siyang make-up kumpara sa iba pong pagka-take, no, or para po siyang lipstick smell. Pero may makukuha ang hints ng ganun, pero hindi po siya malakas. At kasama po noon yung green notes. Definitely, this is the cannabis note, no, na pumapasok, that makes this one different, that makes this one niche smelling, no. At sa background niya, alam mong may freshness na matamis pa rin dahil sa peach, no. Guys, para sa akin, isa po to sa the best sa the board grooming ko. And definitely, again, niche smelling. And if I would wear this one, siguro po isusuot ko po siya sa malamig, sa meetings, no, sa formal events, no. Again, Under the Influence ng the board grooming ko, talagang puring-puri ako dito, guys, no. Solid to. At yung panghuli po is called
Okay. Galant. Ayan, no. Galant, isa po ito sa mga unang releases ng Gabor Grooming Co. And the notes are tobacco, rum, rose, vanilla. Guys, sa lahat ng perfumes na na-sniff ko from the clones to the designer brands to the niche brands, no, this is one of the best scent profile na naamoy ko para sa akin. Siguro, gusto ko lang yung accords, yung scent profile, yung notes na nakalagay, pero definitely one of the best para sa akin. This opens up with rose, no, amazing na rose yung kanyang opening para sa akin, na may hint ng leather. Probably this the rose and the leather no combination creates the rum use in this fragrance. Then you can sense po yung cradle ng smokiness from the tobacco note. Of course, yung tobacco use po nila dito and the rum use, at some point, itong galant at under the influence, para silang medyo nagkakahawig. Siguro because of that, again, no, the tobacco and the rum use. Then, lahat po ng yan, nagiging pronounced pagpasok ng vanilla. No, napakalupit lang. And sa dry down, nawawala yung rose, or siguro may konting-konting rose na lang, pero it's more of the tobacco and the rum. No, this is a beautiful fragrance, another of the niche smelling fragrance from this house. No, and if I were to think of fragrances, no, definitely wala pa akong naamoy na parehong-pareho nito. Pero it reminds me ng konting-konte, bits and pieces lang po. I'm not saying na ito talaga yung makamoy niya. Konting-konte, I have here Replicas Jazz Club. No, this is Jazz Club ng Maison Margiela. And siguro konting-konting F. Fabulous ng Tom Ford. No? So pag pinagsama mo yon, parang may ganong impression. Alisin mo lang siguro yung almond ng Tom Ford. Parang ganun siya basically, but again, no, this is niche smelling. And naalala ko dati I did a post, no, or write up dito sa Galant, and sa pagkatingin ko kasi sa notes, parang almost same siya sa side effect ng inisyo. Pero nung nasniff ko yung side effect, no, nagkaroon ako ng idea sa scent profile lang side effect, malayo pala siya, no, kasi the only different note is instead of rose, ang ginamit po ng side effect is cinnamon. And apparently, magkaiba po sila kasi, just to make it clear para po sa mga nagtatanong, no, may nakita po kasi akong tanong dati, close po ba talaga, based on the notes, si Galant at si side effect ng inisyo? Para sa akin, guys, no. No, malaking factor siguro yung cinnamon and the rum use. No, of course, there are variations of notes or usage ng rum. No, and this is for formal occasions, basically meetings. No, guys, solid to. Performance, no, para po sa akin, hindi po ako talaga super into the performance. Of course, that's a plus point para sa akin, no, pero performance, siguro most performing is Havana. If you could remember yung sinasabi natin kanina, the Mancera Red Tobacco take nila, ito po yung pinaka-performing. At kung magbibigay po ako ng favorite ko, definitely Galant, guys. No, no-brainer, Galant. No, gustong-gusto ko yung scent profile talaga nito. No, solid tong Galant. No, so, guys, napaka-solid. No, if you are interested in buying, no, meron pong, of course, the Facebook page, at meron na pong Shopee sila Sir Eman. So, mamaya po ilalagay natin yan lahat dito, or you could contact Sir Eman directly. Anyway, lahat yan may ilalagay po sa description box. Again, Sir Eman, maraming salamat po sa inyo. Napaka solidong kausap niyan. Napaka humble, napaka down to earth, no, na he will give you his thoughts talaga, no. And guys, support natin to. Napakalaki ng potential talaga, no. Napakalaki na po ng narating, napakalaki na narating ng Gabor Grooming. Pero malayo pa pong mararating nila. So guys,
let us support our local perfumers, our local niche and indie brands. No, last time I reviewed Ren Atelier. No, ito pong mga to, isuporta po natin din. No, aside po dun sa ating mga sinusuport, no, na international. So yun lang guys, again, if you find this helpful and interesting, please do consider liking, sharing, and subscribing. Maraming salamat po, ingat po kayo.